Hello, hello mga kasandok. Dito na naman si Mama La para mag-share sa inyo ng bagong recipe. Pang merienda at pang negosyo na rin. Gagawa tayo ngayon ng coconut macaron. Ang ating mga sangka para sa atin, gagawin o lulutuin coconut macaron. Siyempre, mayroon tayo dito 2 cups of grated coconut or kinayod lang na coconut. 1/2 cup of flour, 1/2 cup of white sugar, 1/2 cup of margarine. Pwede rin kayong gumamit ng butter. Ako, gusto ko margarine kasi yung kulay yung hinahabol ko para medyo yellow-yellow siya. And 1/2 tablespoon of baking powder. Meron din tayo dito 2 eggs large and condensed milk. Ngayon, atin namang paghalo-haloin ang ating mga ingredients. Una, ilagay muna natin ang ating grated coconut. Yung iba, gumagamit ng sapal, yung pinagtigaan. Pero ako, mas gusto ko yung niyog talaga na hindi pinagtigaan kasi malasa. Pag sapal kasi talagang wala ng lasa yun. Ngayon, kasi ang gamit natin ay hindi sapal, i-adjust natin ang ating condense. Titingnan natin kung mauubos natin ang 1 can. Ilagay natin ang ating sugar. 1/2 cup lang yung sugar kasi matamis na ang ating condensed milk. Lagay na rin natin ang ating flour. Haluin muna natin. Maglagay din pala tayo ng salt para magpambalance lang na sa ating mga toppings ng salt. Pambalance lang sa ating sugar and condensed. Halo-halo na natin yung mga dry bago natin ilagay natin ang ating mga ingredients na mga sticky. Ilagay natin ang ating baking powder. Yan, ilagay natin ang ating margarine. Kung anong mayroon kayo dyan, butter, pwede rin ninyong gamitin. Pero yon ay light lang ang magiging color na kanyang kalalabasan. Ito, yellow talaga ang kalalabasan niya. Kasi margarine yung aking ginamit. At saka mas malinamnam ang margarine. At saka alam natin ma-healthy ang margarine. Halo-halo muna natin ang ating margarine. Bago natin ihalo ang ating condense. Ngayon, ilagay na natin ang ating condense. Or unahin kaya natin ang ating egg. Meron akong 2 egg na pagbili ko kanina na basag, kaya papalitan ko na lang itong aking 2 egg. Bale, 2 rin itong egg. Sayang kasi baka masira. Nabasag siya nung binili ko siya kanina. Alisin natin yung balat. Nagpapala. Okay. Halo na natin. Dito siguro pwede na tayong magamit ng spoon na malaki. Kasi may liquid na ang ating mixture. Okay.
Nuna natin ang egg para ma-adjust natin ang ating condense. Pero kung sa tingin ninyo ay medyo naging masabaw, pwede naman dagdagan nyo ng harina or grated coconut. Lagyan natin ng, adjust lang natin ang ating condense. Kasi makatas ang ating coconut. Inayon na niyog. Okay na, ang ating nagamit ay kulang-kulang half can lang. Bali, siguro mga 1/4. 1/4 of condensed milk. Okay. Bali, ang nagamit natin ay 1/4 cup lang ng condensed. Ngayon, pag ganito na ang ating texture, pwede na natin ilagay sa ating molder. Ngayon, na-mix na natin ang ating mixture. Maglagay, kailangan natin ng kulmahan o molder. Maglagay naman tayo ngayon ng heater cup. Nasa inyo, pwede rin, kung mayroon kayong putuhan, pwede rin doon. Kaso nga, yung putuhan na stainless kasi hindi pwede yung, kasi sa oven natin yan, tulog po. Ngayon, titingnan natin kung ilang tablespoon ang ating malalagay sa ating molder. Mga 2 tablespoon lang ating ilalagay. Kasi ahalsa pa siya. Gusto nyo rin, tansyahan na lang. Pwede rin. Madali lang itong gawin. Pwede rin naman ito improvised oven. Kung meron kayong malaking kawali, doon ninyo ilalagay itong ating molder. Pwede rin yung ganun sa malaking kawali. Ito kasing aking molder, hindi kaya sa aking kawali kasi maliit lang ang aking kawali. Kaya, no choice ako, kailangan ko talagang gumamit ng oven. Ngayon, nalagyan na natin lahat ang ating molder. Atin ang ilagay sa ating oven. Naka-preheat siya sa 180 Celsius for 25 minutes to 30 minutes. Ito na ang ating finished product o nalutong coconut macaron. Mga kasandok, dito na naman si Mama La, makikiusap sa inyo. Lalo na kung bago lang kayo sa aking channel, Mama La's Kitchen. Please like, share, and subscribe to our channel para maging updated kayo sa aking mga recipe and videos. Maraming salamat, mga kasandok. God bless you all.